ano, game? Game! Hi guys, this is Delibility Nationism and for today's video, si VDI, ako ang inyong makakasama sa isa na nabang talk episode. Pero, this is not your ordinary episode ha, dahil today, ang ikatlong sent home. Sino kaya ang content creator na tuluyang lalabas ng THOC match? Monday night, nang ilabas ang bottom four. At syempre, niyanig na naman ng isang pasabog ang aming gabi. Ang nominees sa bottom four ay sila... Narito na ang additional bottom reveal. Apat na content creators ang madadagdag. Simula ng mag-ayos ng kanika nilang mga gamit ang content creators na una na nga nag-empake itong si Zaira. Message ko lang sa mga co-content creator ko, if alam natin mayroon tayong pagkakamali, dapat natin yun itama, huwag natin dagdagan pa ng isang pagkakamali kasi never matatama ang isa pang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Kaya dapat guys, gawin nyo lang yung best nyo dito sa loob ng mansyon and kung ako man yung uuwi, remember that na sobrang proud ako lahat sa inyo. Nandito lang ako kahit nandun na ako sa labas if ako naman yung uuwi mamaya. Gusto ko lang sabihin na mahal ko kayo and turing ko sa inyo is yung pamilya ko, hindi lang basta content, kaka-content creator ko. Itong si Cleo, nag-ayos na rin ng mga gamit niya. Kung ako man yung uuwi ngayon, wala akong magiging pagsisisi kasi alam kong ginawa ko yung best ko and ginawa ko lahat para mag-stay dito. Message ko lang sa mga co-content creators ko ay thank you. Thank you ulit dahil sa three weeks na nakasama ko kayo, hindi ko naman i-deny na nag-enjoy ako and madami ako natutunan sa inyo at madami rin natutunan ngayon sa sarili ko, maraming realizations, maraming lessons. Ay naman ang sumunod na nag-empake. Ayan, ang message ko lang sa mga co-content creators ko is sana maging totoo kayo sa sarili nyo and huwag na huwag kayong magpapaka-play safe dahil hindi yan makakatulong sa inyo dito. Season 4 na to, dapat kung ano na yung mga dapat na gawin, kung ano yung tama, that yun na yung gawin nyo. Iwasan nyo na yung pagpapaka-peke para sa mga katribo nyo, para sa mga taong napaligid sa inyo dahil hindi yan makakatulong sa inyo. Mas mamahalin kayo ng tao kapag, mas mamahalin kayo ng mga fans and supporters nyo kapag totoo kayo sa sarili nyo and wala kayong kasinungaling ang pinagsasabi. Itong si Melly, lungkot din ang nararamdaman. I'm nervous, to be honest with you, and if given the opportunity to stay, I will prove to you why I deserve to stay because I do believe I deserve to stay. This house is about creating content, but it's also about living your lives in a fun way and still being able to make money off of it. So really take this seriously but lightly. You know, enjoy your time in the house, enjoy your time in the mansion. I'm in bottom eight. It's only
as long as you can make it. So really make it worthwhile. Kabila ng room naman, itong si Alinea, busy pa din. Plans ko pag ako yung if ever ma-send home. Ganun pa din, tuloy pa rin, laban pa rin, syempre. Hindi naman mawawala yung laban, syempre. And I'll do also my best sa labas. So, hi guys, to my co-content creators, I just wanna thank you all guys dahil tinuring nyo ako as kapatid nyo and especially sa tribo ko. Boys room, itong si Evan, hindi pa rin maintindihan ang kanyang nararamdaman. Yung mga bottom 4, bottom 8, and it's a wake-up call nga sa amin mga content creator. Kung you need to find out kung ano yung mga pagkukulang mo. Sobrang thankful lang kasi, syempre, nararamdaman ko dun yung love at support nyo sa akin. Hindi lang sa akin, kundi sa isa't isa na, guys, tara, content tayo sa video ni Evan, ganun. And then lang, pag may problema kayo guys, sabihan nyo lang ako, sobrang one call away lang ako. Si Jelly, hindi pa rin lubos maisip ang pwedeng mangyari mamaya sa sent home. Gusto ko lang sabihin na ipaglaban niya yung pangarap nyo dito, galingan nyo, gawin nyo lahat para magstay kayo dito. Sana magkita-kita pa tayo soon if ever man na ako isa sa ma-sent home. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat kasi tinanggap nyo ko ng buong buo dito, pinaranas nyo sa akin na may isa akong family na makakapitan at kayo yun sa lahat ng saya and lungkot na napagsamahan natin. Thank you kasi naging part kayo na buhay ko! Samantalang si Patrick naman ang huling nag-ayos ng kanyang mga gamit. Masaya sa pakiramdam kung matatapos ko itong season 4 na to dahil ano ito, All-Stars to, diba? And isa to sa magiging malaking achievements ko din sa buhay, diba? Ang message ko nga pala sa, ano, sa mga content creator ko is wag na wag kayong panghinaan ng loob kahit anong mangyari, kahit dumating pa kayo sa punto na mabobottom 4 kayo or bottom 8 man yan. At pagsapit ng alas 9, oras na nga para sa Kumu Sent Home Live. Anyway, ang hirap talaga nung pakiramdam na nasa bottom 8 ka kasi we really don't know what's going to happen. Ipinakita na nga ang Kumu Votes kung saan si Cleo ang nag-number 1 sa voting. Cleo got 26.66% of the total votes. Pangalawang ipinakita ang saved votes. Ang vote to save ko ay si Ryan. Ang vote to save ko po ay si Melly. Naniniwala po ako sa mga kaya niyang gawin at sa mga ambag niya sa tribe namin. Na-appreciate ko po yung mga efforts niya. Ang vote to save ko po for this week ay si Patrick. Ayan, ang vote to save ko po ay si Evan. Nakita ko kung gaano kagusto ni Evan yung ginagawa niya dito sa loob ng bahay. And sobrang motivated siya para tapusin yung season 4. At syempre, ipinakita din ang send home votes. Ang first send home ko naman ay si Alinea. So ang first send home ko po, si Melly. Ang vote na send home ko ay si Patrick. Ginagamit niya yung mga gamit ko na hindi siya nagpapaalam. Example, my jacket ng photoshoot. Yung leather jacket ko, nakita ko na lang na suot-suot niya. And hindi siya nagpaalam.
I think it's very inappropriate na manggamit ng hindi sa kanya. At dahil malapit na ang birthday ni Gail, may mini surprise itong si Kuya Ryan. Ikatuwa naman kaya natin ito? May surprise kami sa'yo. May palobo. Yes. At puputukin mo yung ano dyan. Paano ko puputukin? Isa-isa mong putukin. Mimili ka. Pa ganun? Ikaw. Pwede ito muna. Ay! And you may ay! May laman! Surprise nga ba talaga? Yan. Nakita mo? Two! Yan yung number ng masasentong tonight. Dalawa. Unang in-announce ang tatlong save sa gabing iyon. Ikaw ang unang content creator na ligtas ngayong gabi, Melly! Ikaw ang pangalawang content creator na save tonight, Jelly! Ang pangatlong content creator na save ngayong gabi ay walang iba kundi ikaw, Evan. Pinangalanan na rin ang unang content creator na uuwi that night. Ikaw ang content creator na sent home tonight, Alinea. Thank you and you will always be part of the House of Collab family. Hindi dito titigil yung mga magandang bagay na mangyayari sa'yo at ipagpatuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo dito sa loob, sa labas. Oh, how we love you, Ali. I save me when I feel like breaking. Oh, how can I make it? My mind's always changing. So, hi everyone. I'm Alinea Rae, 21, and I'm from Pangasinan. It's a little ibang klaseng enjoyment yung naranasan ko from my co-content creators kung gano'n sila mag-care sa akin. Kung gano'n nila ako tinutulungan every time na kailangan ko ng tulong. So, I'm very happy na part ako ng season 4. Super happy ako na napasama ako sa season 4 and All Stars to. So, yan. Sobrang saya. For the House of Collab, thank you, the House of Collab. Kasi napili niyo akong makapasok dito sa mansion na to. And super worth it na pumasok dito sa loob ng mansion. Kasi ang daming nangyayari sa akin na hindi ko akalaing pwede pala siya. Sa mga sumusuporta po sa akin yun, guys, thank you sobra-sobra. Kasi nafe-feel ko na walang sawang pag-support yung ginagawa niyo sa lahat ng sa live na ginagawa ko, sa mga videos ko, nakikita ko kung gaano niyo ako sinusuportahan. And I just want to thank you guys kasi nandyan kayo as my second family. From the bottom 8, apat pa ang natitira. Kaya naman nagpatuloy na ulit ang Sent Home. Sa gabi ngayon, nasave na rin ng dalawa pang content creators. Ikaw ang pang-apat na content creator na mananatili ngayong gabi, Zyra. Yeah! Ikaw ang save ngayong gabi, Ryan! Yeah! Leo at Patrick na nga ang naiwan sa bottom 2. At isa sa kanila, ang lalabas na rin ng mansyon. Guys, lagi ko sinasabi to. Alam niyo naman, hindi ito yung ending. Okay? Okay? Maraming bumalik dito. Season 1, season 2, season 3. Bumalik. Lagi natin sinasabi, come back stronger. Mas stronger nga talaga sila bumalik, diba? You guys can always prove yourself better if ever man. At ikaw ang sent home ngayong gabi,
thank you, and you will always be part of THOC family. Patrick. Feel the ground under your feet. It can take you anywhere. Hi! Ako nga po pala si Patrick Reyes from Mongon Rizal, 21 years old. Ang talk journey ko po ay sobrang saya dahil, oh, syempre may kalungkutan din. Pero mas lamang yung masasayang araw. Para sa akin, thankful na ako na nanggaling ako ng season 3 from season 4 ngayon. Syempre, sobrang laking pasasalamat ko na yun sa pagkuha nyo sa akin. Wala na akong ibang sasabihin pa kundi thankful ako na pinasok niyo po ulit ako dito sa season 4 dahil binigyan niyo pa rin ako ng opportunity, mas tumaas ang confidence sa sarili at maging palaban sa lahat ng bagay na hindi dapat sumuko. Maraming salamat sa inyo dahil naging parte kayo ng aking buhay sa journey ko dito sa loob ng THOC of Collab. At kung ano yung ginagawa niyo ngayon, ipagpatuloy niyo lang, mas i-improve niyo pa dahil kailangan natin yan. And syempre, hindi pa rin mawawala sa ating pagmamahalan. Sa mga supporters ko po, nagpapasalamat ako sa inyo dahil unang-una kayo na nagbibigay lakas sa akin sa araw-araw dahil kung ano man yung gawin ko, lagi lang kayo nakasuporta sa likod ko. Ayun, maraming salamat po sa inyo. At si Alinea at Patrick na nga ang ating latest sent home from our THOC mansion. Now if we get to where we're going now, we can always come back home. In times of anger, feeling hopeless, bukas, ang dalawang bagong content creators na makikisaya at makikigulo sa ating mansyon ngayong season 4. At ang ka-talk winner, atin ding salubungin. Ilan lang yan sa mga dapat niyong abangan. Dito lang yan sa the hottest digital reality show ng bansa, ang THOC of Collab.